So ito na yung gusto kong i-share sa inyo guys, yung pangalawang version ng dual ISP configuration sa Microtech. So ang gamit ko ngayon is half-light Microtech. So same pa rin yung output niya, may failover tapos load balancing. At saka meron naman tayong viewers na nag-request na kung pwede sana isama na natin yung APPPOE configuration at saka yung may hotspot. So gawin na natin, pero I think hindi na masama sa first video natin kasi haba na yung video. So gawa na lang natin ang part 2. So first thing I did is nireset ko muna ito zero configuration, itong half-life ko, tapos saka natin i-configure ulit into dual ISP. So since may old password ako, i-delete lang natin to. Tapos papasok na tayo sa Winbox natin. So as usual guys, gawa tayo ng bagong password natin. Tsaka disconnect, then reconnect tayo. At input natin yung new password na ginawa natin. Yan. So una, interface. Then edit natin yung mga ports. So itong port, Etherport 1 ko is magiging PLDT. At saka yung second port naman is Globe ISP. Itong Ether 3 ko is i-assign ko sa hotspot. At Ether 4 naman is i-assign ko sa LAN. So ayan, tapos na tayo sa interface. And pwede na tayo sa bridge. Dito na tayo sa bridge. So gawa lang tayo ng bridge para sa una, bridge 1, hotspot. Yan. And bridge 2 naman is for our LAN. Yan. So assign natin yung bridges natin into Ether ports. So for my hotspot is Ether 3 hotspot. At isama na natin yung wireless LAN. Yan. And for our bridge LAN is yung Ether 4. At saka isama na rin natin yung power line. So next, under IP. So configure natin yung para sa DHCP client. First is ISP1. Yung pilitin natin, default route is no, apply, copy. And for globe natin, default route, no, and select globe interface, okay. So ito na yung magiging dalawang ISP natin guys sa DHCP client configuration. So next, IP, then address. Gawa tayo ng address para sa hotspot natin at saka sa LAN. So ito na yung IP ko para sa hotspot. Network 10.10.20.0. Tapos bridge hotspot. Apply din. Copy lang natin guys. Gawa tayo para sa LAN natin. My IP is 192.168.80.1/24, then 192.168.80.0 bridge LAN. Yan, apply din. Okay. Yan. So tapos na tayo dito. So didiretso na tayo sa pool. So pool for hotspot. Yan. So 10.10.20.5-10.10.20-254. Apply the copy for LAN naman. LAN 192.168.80.5-192
8.168.80.254. Apply. Okay. Yan. So, mayroon na tayong pool. So, next is DNS. IP, DHCP server, server for hotspot natin, interface, bridge hotspot, place 1 day, address pool natin is pool hotspot, apply, para naman sa LAN, server 2, interface, bridge LAN, pool LAN, apply, okay. Networks, .10.20.0/24, gateway is 10.10.20.1, and netmask 24, apply, copy, para naman sa LAN, 192.168.80.80 192.168.80.1, apply, okay. Yan, lagyan na natin ng comment hotspot and LAN. Okay. So next, IP, firewall. So gawa tayo sa, teka, ano, address list muna tayo guys. Add address list. So ito na yon sa mga ports for client natin. So para sa hotspot and LAN ports addresses. Yan. So una sa hotspot, 10.10.20.5.10.10.20.254. So ito na yung address list para sa hotspot. Apply, then copy. Gawa naman tayo para sa LAN. Yung ito lang yung IP yung papalitan natin guys. 192.168.80.5-192.168.80.254, apply, then okay. So ayan, so next gagawa naman tayo ng para sa ISP natin, ISP subnet. So lagay natin dito ISP subnet. So, kopyahin lang natin yung sa gateway natin guys. Pero, ilagay natin dito like 192.168.20.0/24. Yan. And, yung isang ISP natin is .1 yung sa globe. Ano? 254. So, palitan lang natin itong 20 ng 254. Yan, apply, then okay. Yan lang guys. So pagkatapos natin dito is yan, meron na tayong sa ISP, dalawang ISP natin. So pagkatapos nyan, punta na tayo sa NAT. So chain, source NAT, address, masquerade, address list, source address is hotspot.lan. Yan lang guys. Then, apply, okay. So, ito na yun. Mangle, accept, action,
General, pre-routing. Advanced is destination address, yung ginawa natin na ISP subnet. Apply din, okay. Yan lang isa. So, lagyan natin ng comment. Accept rules. Okay. Yan. So, next will be our MARC routes. Yan. So, routing MARC is 2.pldt. Extra dito sa source address, guys. Local, then invert. Advanced source address natin is yung hotspot.lan. At ang sa classifier naman natin is ito na yung both addresses and ports, then 2. And pre-routing. Yan. So ito na yung para sa PLDT natin, guys. 2 PLDT. Yan. So apply. Comment is ito na yung MARC route. Okay. Then copy. So para naman sa globe natin. So 2 globe. Yan. Sa extra, ganoon pa rin. Advance is lagyan natin ng 1/1. Then general, pre-routing, advance, extra, same. Action, apply, and okay. So, tatlo lang yung magiging mangle rules natin na gagawin. So, punta na tayo sa IP, then routes. So, new routes for ISP1 natin is dito sa gateway is will be 192.168.20.1. Then check gateway is only ping, then distance 1, then routing MARC is 2 PLDT. Apply and copy. Then para naman sa globe ISP natin, palitan na natin itong 20 na into 254.254. Then routing MARC will be 2 globe. And again, para naman sa failover routes natin, gagawa tayo ng routes para sa failover. So, add tayo. Then, para sa gateway natin, unahin natin sa PLDT. 192.168.20.1. Check gateway ping, distance 1, then hit apply. Copy. Para naman sa globe natin, 254.254, distance will be 2, and apply, then okay. So yan na lahat, guys, yung bagong routes na na-input natin, at pwede na natin i-test ito kung gagana ba yung failover at saka load balancing. Display ko lang yung ano, guys, yung dalawang window para sa dalawang ISP natin para makita natin yung traffic at makompare natin. Tingnan natin kung gagana ba yung load balancing natin para sa dalawang ISP. So, ito na yung sa PLDT at saka yung sa globe ISP natin. Try natin mag-ping. Speed test na tayo. Try natin mag-speed test. And i-observe natin yung TX-RX ng dalawang ISP natin. So sa ngayon, PLDT yung magiging primary ISP natin, guys. So, ayan, okay naman yung ping nila. Then, try natin mag-speed test. So ayan, so tingnan natin dito sa under sa interface list, guys. Tingnan nyo yung RX. Ayan.
So ibig sabihin na naglo-load balancing siya. Makikita naman natin dito sa dalawang traffic ng dalawang ISP natin. At saka yung RX nila. Sabay silang merong traffic. So next naman is ito, try naman natin yung failover test natin. So kunyari nawala yung PLDT natin, yung primary ISP natin, disable natin. Yan, so no link na siya. So tingnan nyo dito sa ping niya guys, so meron pa rin siyang ping. So ibig sabihin nag auto backup na yung pangalawang ISP natin na si Globe. So sa ngayon, test natin, speed test. Ayan. So tingnan natin yung speed ni Globe. May pinagkaiba ba nung active pa yung dalawang ISP? So ayan, ito yung speed ni Globe. Ayan, merong timeout. Hindi maganda yung ping ni Globe. So ayan, try naman natin i-enable si PLDT. At kunyari nawala naman si yung secondary ISP natin na si Globe, try natin siyang i-disable. At tingnan natin kung nag-automatic ba siyang nag-backup yung PLDT natin. Ayan, so no link na si Globe natin. So as you can see sa ping natin guys, andyan pa rin yung ping natin. So nagte-take over na si PLDT. So try natin i-speed test si PLDT. Kaya guys, masasabi ko na kahit tatlo lang yung mangle rolls na nilagay natin doon sa mangle natin, but still same pa rin yung output niya. Meron siyang failover tsaka load balancing. At ito namang pangatlong test natin guys is para naman sa dalawang ISP kung nagko-combine ba talaga yung speed nila. So nakikita naman natin kanina na iba't iba yung speed nila sa bawat ISP. So sa ngayon, mag-speed test naman tayo sabay yung dalawang. Tingnan natin kung may improvement ba yung dalawang ISP. Tingnan natin yung speed test niya guys. So right now guys, as we can see na tumaas yung speed ng internet natin. Aabot siya hanggang 60. Ayan, nakikita nyo yung download niya is 57. At nakikita nyo kanina guys sa PLDT natin is only 40 something. So sa ngayon naging 57. So I believe nga na nagko-combine yung dalawang speed ng dalawang ISP natin. So tapos na tayo sa part 1. Abangan nyo guys yung part 2 ng video na ito, dual ISP. At magko-configure na tayo ng PPP OE server natin para sa dual ISP. At sasama na natin yung bandwidth management. So under sa simple queues, doon natin i-set up yung bandwidth management ng PPP OE natin gamit yung script. So see you guys sa part 2 ng dual ISP natin. And thank you for watching.